Welcome back, mga kabayan. Sa video ito, tatalakayin po natin yung quasi-delic, yung pong liability ng nanggagaling dahil nakagawa o nakagawa tayo ng fault or negligence, kapabayaan. Ano po ba yung sinasabi ng batas tungkol dyan? Tatalakayin po natin apat na provision ng Civil Code at isang provision ng Revised Penal Code. Before we proceed, gusto ko lang pong ulit sabihin, ang ginagawa po natin ay pagtalakay, pag-aaral po, paghimay kung anong sinasabi po ng batas, hindi po ito legal advice. Kung meron po kayong specific o particular na sitwasyon, makabubuti po na magtanong kayo sa abogado para mabigyan po kayo ng appropriate legal advice. Ang gagawin po natin, hihimayin po natin yung sinasabi po ng batas para at least magkaroon tayo ng idea ano ang pwede nating gawin, ano ang pwede nating remedyo, ano ang pwede nating iwasan just in case. Doon po sa Civil Code, Article 2176, ang sinasabi po dyan ay whoever by act or omission causes damage to another, there being fault or negligence, is obliged to pay for the damage done. Such fault or negligence, if there is no pre-existing contractual relation, is called quasi-delic. Kung matatandaan po ninyo, doon sa kauna-unahan nating video, diniscuss ko po yung five sources of obligation. At isa po doon ay quasi-delic. Unahin ko lang pong discuss yung bandang dulo. Sabi po, if there is no pre-existing contractual relations. Ano po ibig sabihin nun? Kasi po, kung merong contractual relations, breach of contract po yun. Kung nagkaroon ng fault or negligence. Breach of contract po. Ngayon, kung wala pong pre-contractual relationship, nagkita, nagbanggaan lang sa kalsada. Wala namang contractual relationship yun. Hindi nga kayo magkakilala. Quasi-delic po ang tawag. Pero po yung pasahero ng sasakyan, may kontrata siya dun sa driver o may kontrata siya dun sa operator o sa public utility vehicle, breach of contract po. Ano yung bakit nagkaroon ng breach? Kasi failure to bring the passenger to the supposed destination safe and sound. Didiscussin po natin yung mabuti. For now, importante po that if there is fault or negligence resulting to damage to another person, the person who made or who committed the fault or negligence is liable to pay damage. Okay? Ano naman po yung sinasabi ng Article 2180? Ito po siya. Sasabi ko sa 2180, the obligation imposed by Article 2176, yung tungkol sa quasi-delic, is demandable not only for one's own acts or omission, hindi lang dun sa nakagawa ng fault or negligence, but for those persons who are responsible for the person. Doon po sa boss niya. O kaya po, yung mga magulang na yung mga bata na hindi pwedeng maging liable dahil mga minor, nakagawa ng fault or negligence yung minor resulting to damage or injury to another, yung magulang pwede pong maging liable. Ang tawag po doon ay vicarious liability. I-limit po natin yung discussion natin doon sa employer-employee, yung mag-boss. Kasi yun po ang tingin ko mas kailangan nating malaman at this point in time. Lalo na yung mga nagmamaneho sa kalsada. Sabi po nung sumunod na paragraph, employers shall be liable for the damages caused by their employees and household helpers acting within the scope of his or her authority. Maliwanag po, kahit daw po yung employer does not do business or industry. So, anong pwede natin example dito? Nakabili ka ng kotse, hindi ka marunong mag-drive, nag-hire ka ng driver. Para meron kang driver, araw-araw, papasok sa opisina, punta sa simbahan, pamalengke, so meron kang driver. Hindi mo negosyo ang public transport. Wala ka naman taxi. Personal na gamit mo yung sasakyan mo. Nag-hire ka ng driver. So, papasok dito yan. Okay? Kaya kung halimbawa yung driver mo
ay maka-aksidente at napatunayan siya ay may fault or negligence, maaaring ikaw bilang boss o employer ng driver ay maging liable vicariously for the damage done by your driver. Okay? Ngayon, ano ang remedy mo? Kung sakasakali, ano ang pwede mong gawin kung ikaw yung may-ari? Sabi ng next paragraph, the responsibility treated in this article shall cease, mawawala na, when the owner or the employer mentioned prove that the employer observed all the diligence of a good father of a family to prevent the damage. So kung halimbawa, ikaw yung owner, naka-aksidente, may negligence yung driver mo, pero napatunayan mo naman na ikaw ay careful in hiring the driver, pina-NBI mo siya, pina-psychiatric exam mo siya, in-ensure mo na hindi fake yung kanya mga lisensya, mga credentials niya, so maaaring ma-exculpate mo yung sarili mo from the possible liability. Ibig sabihin, instead na ikaw ay magkaroon ng liability under Article 2180, hindi ka na liable. Pwedeng mawalan ka na ng liability. Ang liable lang yung mismong driver mo o yung mismong tao na nakagawa ng fault or negligence. Now, speaking of drivers, paano kung ang pinag-uusapan natin ay common carrier o yung public transport? Okay? Anong sinasabi ng batas? Sabi po ng 1733, common carriers from the nature of their business and for reasons of public policy are bound to observe extraordinary diligence in the vigilance of the goods and for the safety of the passengers. So, yan po sinasabi ng batas. Kailangan daw po hindi lang basta careful, kundi extra careful. Bakit po? Kasi yung po mga pasahero, yun ang kanilang negosyo ng common carrier, ihatid yung mga pasahero. Diyan sila kumikita, diyan sila, yan ang negosyo nila. Kaya ang sabi po ng batas, to protect the passengers at saka yung kanilang mga kargamentos na isinasakay sa public utility, kailangan daw po minanduhan sila ng batas na maging extraordinary diligent, maging extra careful. Bakit po? Kasi kung sakali po magkaroon ng problema, ito po ang sinasabi ng 1755. Common carrier is bound to carry the passenger's safety as far as human care and foresight can, using the utmost diligence of a very cautious person with due regard to all the circumstances. Again, anong sabi? Extra careful. Ano? Utmost diligence of a very cautious person. So, maliwanag po. Kailangan talaga super ingat. No? Balikan ko lang po yung 2184. Sabi po sa 2184, in motor vehicle mishap, the owner is solidarily liable with his driver if the owner who was in the vehicle could have used due diligence, prevented the misfortune. So, dito po, kung yung driver ng isang sasakyan ay naka-aksidente, ang sabi po nitong batas, yung owner is solidarily liable. Sabi niya, hindi lang vicarious liability, solidary liability. Ibig sabihin po, yung biktima o yung tao na nag-suffer ng damages as a result of the driver's fault or negligence, pwedeng dumiretsyong habulin yung owner ng vehicle. Hindi kailangan na yung driver muna. Okay? So, tandaan po. Kaya kung ikaw po ay owner ng vehicle, you have to be very careful in hiring your driver. At kung ikaw naman po ay victim, at alam mo wala naman pong pera yung driver, pwede kang dumiretsyo dun sa owner ng vehicle. Kasi siyempre, siyang may pera. Ngayon, paano makakaligtas sa liability si owner? Kung ikaw si owner, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nasa loob ng sasakyan noong time na nagkaroon yung aksidente, patunayan mo ngayon na ginawa mo ang lahat na magagawa mo para maiwasan yung aksidente.
Paano yun? Halimbawa po siguro, sinabihan mo yung driver, ingat, dahan-dahan. O kaya, sabi, ihinto mo na lang yung sasakyan. O, yun, mga ganon. Inaanto ka pala, ihinto mo na lang yung sasakyan. O kaya, magpahinga muna ka muna, ako na lang magmaneho. Di ba? Okay. So, at least, you have to do some, you have to prove that you did something in order to prevent the accident. Okay? Now, ito ay itong kadugtong na sentence po, mahalaga. Kung yung driver po ay nakakommit ng reckless driving or violation ng traffic rules at least 2 times within the next preceding months, next 2 preceding months, ang presumption po na mataas, siya ay negligent. Ano po ibig sabihin to? Kung halimbawa po, may traffic violation ticket yung driver. Bakit? No parking. March. Kapagdating ng April, meron na naman siyang traffic violation ticket. Ano? Disregarding traffic sign. Halimbawa, maximum speed limit, 60. Nag-exceed siya, nahuli siya ng police. So, 2 na. Kapagdating ng May, na-involve siya sa traffic accident. Ang presumption ng batas dahil meron siyang 2 traffic violation within the next 2 preceding months, March and April, kasi may yung aksidente, siya ay negligent driver. Importante po ba yan? Opo. Kasi po meron principle sa batas. Ang principle po sa batas ay he who makes the allegation has the burden of proof. Kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat magpatunay. So, kung halimbawa po sabi mo, yung driver negligent, kailangan patunayan mong negligent nga yung driver. Pero, kung 2 traffic violation in the last 2 months, ang presumption ng batas, yung driver ang negligent. Hindi mo na kailangan patunayan. Yung driver ngayon ang magpapatunay na hindi siya negligent. So again, ano ang application nito sa ating pang-araw-araw na buhay? So kung meron ka ng traffic violation na 2 beses sa the last 2 preceding months, kailangan mag-ingat ka lalo. Dahil pag na-involve ka sa aksidente, ang presumption, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang negligent. Okay? So, yan po yung sinasabi ng Civil Code na liability in case ma-involve po tayo sa accident. Ano naman po yung sinasabi ng Revised Penal Code? Sabi po dyan, Article 365, any person who by reckless imprudence, o hindi ba? Sabi nga natin, reckless imprudence resulting to damage to property, reckless imprudence resulting to physical injuries, reckless imprudence resulting to homicide. Yan po yung nakasagasa, nakabangga, na-involve sa collision, nagkaroon ng damage to property, nagkaroon ng physical injury, nagkaroon ng homicide o namatay po yung isang biktima. Yan po yan. Revised Penal Code po, Article 365. Ito po ay criminal offense. At ang penalty po dito ay pagkabilanggo kung makonvict yung driver. Ano po ang kaibahan nito doon sa Civil Code? Sa Civil Code po, ang pinag-uusapan, compensation for damages. Dito po, imprisonment. So, tandaan po natin, maging extra careful po tayo, maging diligent po tayo sa pagmamaneho upang maiwasan po natin ang mga aksidente. Sana po may natutunan kayo sa video ito at maalala natin pag tayo lalo na pag nasa manibela tayo at nagmamaneho. Be extra careful po lagi. Lagi po nating iisipin na hindi lang po tayo ang nagmamaneho at gumagamit ng kalsada. Meron pong nagbibisikleta, naglalakad at kapwa natin, motorista. Hanggang dito po muna. Ako'y umaasa na sa ating ginagawang pagtalakay, kayo po ay may napupulot na konting kaalaman. Hanggang sa muli po, ito po ulit ang inyong kaibigan na nagsasabi, kung meron kang katanungan na gusto mong malaman ng kasagutan, di pag-aralan natin. Salamat po!